Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ang bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Feast of the Dedication of the Lateran Basilica. Inaalaala natin ngayon ang araw ng pagtatalaga ng St. John Lateran Basilica sa Roma. Bakit natin ito inaalaala? Anong kinalalaman natin sa Pilipinas sa isang malaking simbahan sa Roma? Ang St. John Lateran Basilica ay ang katedral ng Santo Papa. Kaya ang simbahang ito ay sumasagisag sa paglilingkod ng Santo Papa, hindi lang sa Roma, kundi sa buong mundo. Tumira ang Santo Papa roon na higit na 1,000 taon. Mga 5 ecumenical councils ang ginawa doon sa Lateran. Inaalaala natin ang pagtatalaga ng simbahan kasi ang simbahang bato ay ang external manifestation ng simbahan bilang bayan ng Diyos. Dito nagtitipon ang bayan ng Diyos. Dito ginaganap ang mga banal na gawain tulad ng misa at iba pang mga sakramento na nagpapabanal sa atin. Pinakikita ito sa ating pagbasa ngayon na galing sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong panahon ni Ezekiel, ang templo sa Jerusalem ay wala na. Sinira ito ng mga Babylonians at ang mga Hudyo ay ikinalat sa buong Babylonian Empire. Pero naniniwala ang mga Hudyo na sila'y titipunin uli ng Diyos. Makakabalik uli sila sa Judea at itatayo nila uli ang templo. Si Ezekiel ay isa sa mga propeta na nagpapaalaala sa ganitong pag-asa. Narinig natin ngayon ang pangitain ni Ezekiel na isang bagong templo sa Jerusalem. Sa templong iyon, may isang maliit na bukal, maliit na batis. Habang dumadaloy ang tubig mula sa templo, dumadami ito at lumalaki ang patak na ang bukal ay naging batis.
at naging maliit na ilog at naging malaking ilog at ito'y dumaloy sa dagat na patay. Dagat na patay o Dead Sea ang tawag dito kasi napakaalat ang malaking lawa na ito na walang isda at tanim na nabubuhay doon. Pero kung saan dumaloy ang tubig na galing sa templo, nagkaroon ng buhay sa dagat na patay. Ang pangpang ng ilog ay napuno rin ng buhay. Maraming puno ang tumubo. Ang mga punong kahoy doon ay puno ng bunga at buwan-buwan namumunga. Ang mga dahon ng puno doon ay medicinal, nagagamit na panggamot. Sa maikling salita, nagdala ng buhay at kalusugan ang tubig na galing sa templo. Pinapakita ng pangitain ito na ang gawain sa templo ng Diyos ay hindi lang nananatili sa templo. Ang epekto ng templo ay dumadaloy sa labas ng templo at nagbibigay ng buhay. Yan ang kahalagahan ng simbahan. Hindi lang yan simpleng building na pinagtitipunan ng mga tao para sa isang activity tulad ng concert hall o auditorium o all-purpose hall. Banal ang simbahan sapagkat dumadalay mula dito ang kabanalan sa mga tao at sa kanyang kapaligiran. Noong panahon ng pandemya, marami na ang mga hindi nakakapunta sa simbahan. Pero hinahanap-hanap ng mga tao ang simbahan. Marami ang naaabot ng online masses at online religious activities. Pero hindi ito sapat. Iba na ang may pagkakatipunan ang mga tao at sabay-sabay silang nakikinig sa salita ng Diyos at sumasamba sa Diyos sa isang lugar. Mabuti na natapos na ang pandemya at ngayon nakakapunta na tayo sa simbahan. Mahalaga sa atin ang simbahan. Hindi pa nangyayari na kapag may problema at kalituhan tayo, pumupunta tayo sa simbahan. At sa tahimik na pagdarasal, doon tayo nakakaroon ng kaliwanagan. Daranasan din natin doon ang presensya ng Diyos. Ganun din, masaya tayo at magaan ang loob pag-uwi natin mula sa misa galing sa simbahan. Talagang dumadaloy ang grasya ng Diyos mula sa mga banal na building na ito. Sa China ngayon, sinisira ng mga komunista ang mga simbahan. Alam nila na mahalaga ito sa buhay pananampalataya ng mga tao. Kaya upang sirain ang pananampalataya, sinisira nila ang banal na mga dambana. Habang mayroon pa tayong mga simbahan, pahalagahan natin ito. Gamitin natin ito. Puntahan natin ito. Ang ating pagdarasal at paglapit sa Diyos ay hindi rin na sana na maging pansimbahan lang. Mula sa paglapit natin sa simbahan, magkakaroon sana tayo ng epekto sa buhay natin at sa buhay ng malalapit sa atin. Dumaloy nawa ang buhay, ang kabanalan, ang kagalingan mula sa dambana ng Diyos patungo sa ating tahanan, sa ating school, sa ating opisina, sa munisipyo at sa lansangan. Salamat o Diyos sa mga simbahan, mga kapilya at mga dambana na napupuntahan namin. Ipaalaala mo palagi sa amin ang kahalagahan ng pagpunta sa iyong simbahan at ang pagsabuhay ng mga aral at grasya na natanggap natin doon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio, dito sa First Things First.